sinugo sida ni Jesus. Bahagi ho na sa na may bilig, medyo bahagi ng pagkilos na kung saan ay sabi naman natin kung panagay tayo na nanadami para sa bukasyon ng pagbabago. Yun ay nawa ay patuloy na bigyan ng higit ng pagkapahalaga, no? Kung tusin, hindi lamang bukasyon ng pagkapari, medyo pananatiling pari. Kamayon po sa Holy Report, there are around 4,000 to 5,000 priests who are leaving the priesthood every year. So, all around the world, meron malaking bahagi ko. Kasi kulang naman tayo. Ay, marami pa umaalis. Bahagi ko na kung saan ay dinutugunan ng panyaya na ipinahayag ng Pope Mega Pope. Siguro gawa na malaki yung iniibig ng pagkilos katulad na pinamanig ko sa banal na kasunodan. Pagkataon ko sa ay paalala ng Pope Mega Pope. Katulad ng huwag kayong magdala ng anuman maliban sa sandalias, ni pagkain, bahagi o, well, yun ang doon yung pagtitiwala sa Diyos na ikaw ay sinugo ng Diyos na hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano pa na ipinamanig dito? Yung pagkapalayas ng masamang espiritu, yung pagkapahid ng tanis sa mga may sakit. So, bahagi rin o. Sabi mo nga, no? Yung pagkapahid ng tanis sa mga may sakit, yung pagkapagaling sa mga may sakit. Ito ay isa sa mga unexplored na biyaya, hindi lamang po yung sakramento ng pagkapahid na langis yung mga may sakit. Ngunit yung mga labiwa, no? Yung mga humihingi ng pangalangin para sila ipagalingin sa mga may sakit. At ito rin yung hamon. Tinasabi ng iba pa, hindi naman ako healer. Pero kung totoo siya, no, ay bahagi. Siguro din, ay hindi masyado niya siguro ini-emphasize sa training, sa seminaryo. Yung healing perspective, ng pagiging pahay. So, isang pagkakataon na kung saan ay kinakailangan niya siguro hindi yan ang ngayon. Hindi naman ako. Hindi, no? Sana makita natin na, kasi ikaw ay pare, no? Ay pwede ko mag-in. Prayer. Kaya kung isa din, bahagi ng sinasabi ko rin, no? Kasi kaya ang tao ay pumunta sa albularyo, no? Humihingi ng na sila ay tao dito yung pausukan para kumalim sa kanilang karamdaman kaysa pumunta sa pari para humingi ng dasal.
Wala pa po yung supportuhan natin, maliban na lamang ang pag-ibig Diyos. Pero ito, maliwanag nito natin. Ito ibinigay sa lahat ng 12 alagad. Bahagi ko ng pag-ibig. Pero siguro sabi natin, gawa rin ang siguro ng pagpapalayas ng demonyo. Kasi sabi na natin, ano, may ministry din sa simbahan na talaga para sa mga exorcist. Pero lahat ay may kapangyarihan na magpalayas ng demonyo. Kaya lang sabi nga, ito yung mga trabaho na beyond normal, extraordinary. Na kumisan ay parang mabigat, nagdadagdag ng loob sa pagkilos na pagiging alagad ng Diyos. Pero may isang bagay na kung saan, ano ang pinapakita ng Panginoon? Well, para po sa akin, ikaw ay hinirang po, ikaw ay bibigyan ko ng kapangyarihan. Siguro, kung minsan ang tingin natin na hindi natin kaya, ikaw alam sa sarili na natin. Well, kung tinignan natin yung sarili natin, ano? Hindi natin kakayanan. Pero sana maging maliwanag sa akin na it is an office. Hindi po yung office na may opisina ka lang. No? Kundi it is an office, it is a task, it is also a gift na ipinagkaloob ng Diyos sa isang pagkilos na alin lang bilang isang hinirang ng Diyos. Eh, inulong natin sa harapan ng mga kapal. Kaya nahingin natin makinabangan ang mga biyaya ng kaatibad nito. Makita natin yung isang biyaya na ito na kuminsan sabi na natin ay unexplored. Well, in writing na real. Pero kung sabi na natin, kapag ginawa natin, para lamang sa ina. Pero kapag pinasap natin yung Ebanghelyo, hindi. Ito'y para sa lahat ng mga alagad. So, ano yung hamon ay pinawamanin sa atin ng pumitapan? So, sana ay higit natin pakinabama. Sabi nga, hindi. Sabi ko nga kalimitan ni Father kapag may mga pari na sinasabi na hindi naman ako healer. Ano sabi mo nga? Sabihin mo lang na, Father, ano? Magpusal lang kayo ng simple prayer. And then, i-lay ninyo yung hand mo sa ulo ko. Prayer lang yun na yun, eh, no? Laying of hands for the sick. Eh siguro yung isang malaking bahagi rin ng pagkilos na kung saan makita natin. Kaysa saan, pumunta kayo sa albularyo at doon kayo humingi ng kagalingan. So ito yung itulog natin sa lang ng Pinapak. Nawa ay higit pa natin ang pinagbakan yung kapangyarihan ng kaatipan ay pinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga alagad.